pwede ko kayong tulungan. Dispatchahin once and for all si Amira. Hindi maliit na bagay ang ginagawa ng Amirang yan. Wala ka talagang talino eh. Padala ka ng 10 million sa account na ibibigay ko. Gusto ko ang tawagan si Alex. Wala talaga signal dito. Sorry, ano, damay ka pa. Ako ba, Amira? Wala yun. Trabaho to. Mga stong, meron bang malapit na talyer dito? Medyo malayo. Dumito na lang muna kayo. Dito na kayo magpaumaga para sa safety ninyo. Bakit tignan ng ganyan? Bakit naman? Kakasal ka na kaya, ate. Sana hindi na nagbago yung lahat. Ah, wala. Wala. Ang top. Sige na po, bumimigay na po ako. Ito yung gimmick. Anak, ito. Ito. Depress. Uy, yan. Ito, ang dahil po nito, oh. Ano po? Iyan. Yan, imihin mo. Vitamins. Po, pwede ka sa lang ng tamera. Pwede mo. Sa ikaw mo. Bigay kahapon. Ano ba yan, Amira? Patuloy po kasi yung pag-aaral namin sa mutya. Nadiscovery ho namin na maganda ho sa sikmura itong pinakaluang tangkay. Ano? Mas maganda pa po epekto niyan kapag hinalo niyo sa tsangkubat. Ano ba? Oh, maraming salamat, Amira. Siguradong makakatulong to. Hindi na namin alam kung paano kayo pasasalamatan. Ang dami niyo nang tulong ginawa dito. Okay lang mo. Yang si Sir, tatlong beses na nagpupunta dito yan, lagi pang kasama yung anak niya. Parang gusto niyang makabawi sa mga kasalanang nagawa ng pamilya niya sa mga dating taga-Oyente. Nanggap niyo ho, kahit yung pamilya niya may kasalanan ng pagkamatay ng asawa niya. Ah, napakahirap ng nararamdaman ko ngayon, Amira. Mabigat sa damdamin at galit. Pero mas pinili ko na lang magpatawad at magtiwala sa Diyos. At Diyos na lang bahalang humusga sa kanila. Ising! Oh. Andito na sila, Amira! Andito na sila, Amira! Ay, naku, Diyos ko po! Salamat sa Diyos! Diyos ko! Ay, yeah. Naku, Diyos ko po! Tinakapalik na kayo! Kailang ano na ako, Diyos ko! Ano ba nangyari? Bale, sesyo na ho. Ah, buti nga ho na sundo kami agad ng van natin. Sesyo na lang, ha? Pinag-alala ko kayo. Kaya nga ho, nag-text ako agad nung nagka-signal kami. Ay, buti na nga lang kasama
nila yung Venus at itong si Alex. Sabi ko nga sa lola mo, huwag masyadong mag-alala, siguradong tutulungan kayo ng mga taga doon. Alam mo, naisip ko rin, mabuti na lang doon sa lugar ni Estong kayo nasiraan. Nakakaya nga po eh. Grabe yung pag-aasikaso nila sa amin. Sana kahit papano, katulong yung mga dala namin para sa kanila. Eh, nga pala, si Estong, kumusta lagay niya? Tapos, sabi mo, Amira, di ba? Si Monet, pati si Kanarsin, may sakit na rin. Kaya nga ho, magpapadala na lang ako ng van doon para po pag may kailangan ng sasakyan, papuntang ospital, eh, may magagamit sila. Diba, Amira? Magandang ideya yan, ha? Pero, napakalaking perwisyo ang ginawa ng mga terang yan. Habang lalong nagpapayaman, unti-unting pinapatay mga kalugar natin. Buti na lang dito si Amira. Siyempre, Lo. Tayo naman po magtutulungan talaga. Papasalamat nga po ko sa Diyos na mas malaki na po yung abilidad kong makatulong ngayon. Alam mo la, iniisip ko pa rin si Seb. Lagi pala siyang pupunta doon para tumulong. Hindi ako makapaniwala. Baka nagpapakita ang tao lang. Yan din yung akala ko nung una. Pero parang wala siyang ibang intensyon kundi tumulong. Di kaya nagbago na siya. Walang imposible sa Diyos. Ay, dali. Alam kong pagod kayo, ha? Nahanda ako kayo na makakain, ha? Ay, hindi nala. Tawagin ko na lang si Magnolia. Ano ka ba, ha? Magbigyan mo naman ako, apo ko. Ha? Hindi na nga ako. Ay, sige, alam ko ba? Alis ka muna dyan at may pagkain sa ref. O, ayan. Painitin ko na lang to. Ay, muna. O, sige. Ikaw na lang, ha? Gusto mo ng tubig? Sige ha? Po, sige po. Salamat po. Sige, painitin mo na yan. Bakit mo pinutol yung pag-uusap natin kanina? Ano ba naman yan, Rose? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Sinabi ko sa'yo, bakit kapilita kami mag-overnight doon? Ngayon, alam ko galit ka sa'kin. Pero maniwala ka naman, ginawa ko ang lahat para makonta ka. Talaga? Ginawa mo lahat? Dati ako nagtatrabaho sa talyer, di ba? Ngayon, kung may paraan lang para magawa yung lintik na sasakyan na yan nang walang pinapalitan na piyesa, ginawa ko na. Pero hindi nga eh. Hindi ko magawa, hindi naayos. Kaya wala kaming choice kundi magpaumaga dun. Hindi ba naiintindihan yun? Kaso magkatabi kayo ni Amira na tulog? Wala naman ako sinabi ka nun. Nasaan ba galing yan? Aba, malay ko! Bakit? Nandun ba ako para makita ko, ha? Nandun ba ako? Sila ni Venus yung magkatabi. Ako. Here are you. Enjoy po. Si Venus ang katabi ni Amira sa loob ng kwarto. Ako, nandun ako sa labas ng kwarto, natulog. Pwede, wow. E di nasa labas ka, hindi kayo magkatabi, hindi kampante ako. Grabe naman. Grabe yung perks sa pagtatrabaho kay Amira, ha? Rose, alam mo kung bakit ako pumasok ng bodyguard ni Amira. Kaya huwag ka magsalita na para bang ginagawa ko to para lang mapalapit sa kanya. O bakit mo na namang pumilit sa'yo magtrabaho para sa kanya? Alala ka sa akin. Siguro nga baka hindi ka pa nakatulog kagabi. Pero alam mo kung lagi tayong ganito. Lagi mangyayari sa atin to. Hindi ka maniniwala sa akin. Hindi ko alam kung paano pa tayo maaayos. Kung makakatulong sa'yo. Sige.
kaya saktan mo ako. Murahin mo ako. Tatanggapin ko lahat. Tingin mo ba? Gusto ko nagkakaganito ako, ha? Siyempre, hindi. Meron pa ako kasi eh. Kahit gusto kong magtiwala dyan sa pagmamahal na binibigay mo sa akin, hindi ko magawa. Hindi ko magawa kasi may nararamdaman ako na hindi mo na ako mahal. Noon pa naman eh, iba naman lang talaga yun ang bamay-ari ng puso mo eh. Hindi nang makakalaban yan. Oh. Ano ba problema? Kaway kasi kami ni Rosta eh. Nakikinig ako. Ano ba nangyari? Hindi pala kami nag-away. Inaway niya ako. Eh, nag-explain lang naman ako eh kung bakit na-stranded kami ni Amira kay Lamang Estong. Alam ko natatakot lang siyang iwan ko siya. Pero sa ginagawa niya ngayon, mas nahirapan akong piliin siya eh. Sabi mo sa akin, natatakot siya na baka iwan mo siya? Totoo ba yun? Alam mo, sa karanasan ko, iba rin ang kutob ng mga babae. Ano mo, nahihirapan na ako eh. Lahat naman, ginagawa ko para patunayan sa kanya, tutuparin ko yung pangako ko sa kanya. Pero paano magpapatuloy yung relasyon namin kung lagi niya ako inaaway? Ang hirap eh, nakakapagod na eh. Hindi kaya nararamdaman ni Rose na baka napipilitan ka lang? Alam mo, mahirap yun ah. Siyempre, kung magpapakasal ka sa isang tao, gusto mo mahal ka ng tao yun. Hindi yung sa lalaking mukhang napasubo lang. Amira, dinalang kita ng siya para maganda ang tulog mo mamayang gabi. Salamat, Magdolia. Iniisip mo pa rin ba ang kaplastika na ginawa ni Sam? Magdolia naman, kahit noon pa man sa crazy time, siya lang nakitaan ko ng kahit konting konsensya. Baka pala niya ni Ray. Hindi ko makakalimutan ang kapabuya ginawa niya sa akin. Pero Magnolia, ang bigat magdalawang galit. Yes.
So anong gusto mong sabihin? Na gusto mong magpatawad? Ay! Eh bakit hindi tayo magtawag ng media? I-announce natin sa lahat ng mga masasamang tao na pwede ka na nilang abusuhin. Ha? Di ganun yun. Magnolia. So anong gusto mo? Tandaan mo, Amira. Yung ginagawa ni Seb na yan, yung pagtulong-tulong niya sa mga tao, pakitang tao lang niya yun sa'yo. Ginagawa lang niya yun para magpa-PR sa'yo. Tandaan mo, wala sa bukabularyo ng mga tera ang pagbabago. At isa pa, gusto ko din ipaalala sa'yo, Amira. May kinalaman din yung Maxi na yan sa pagkamatay ng tatay mo. Yung araw namatay ang tatay mo, may nakita akong babaeng tumakbo palabas galing sa bahay niyo. Tuho ba siya? Oo. Siya to. Siya nga. Di ba? Sige. Ubusin mo na lang yan sa amo. At bukas na lang tayong dalawa mag-usap. Panahon na, hindi ba, para pagbayarin natin si Maxine sa mga kasalanang nagawa niya? At hindi ba, kailangan maramdaman din niya lahat ng sakit at hirap na sinabit ng tatay mo. Yun din ang gagawin mo sa kanya, hindi ba, Mira? Susunod lang si Maxine. At huwag kang mag-alala, Amira. Dahil hindi mawawala ang pagsuporta namin ni Maria Makiling sa'yo. Andito lang kami para sa'yo, Lucky. Hindi ba, Amira? Are you okay? May malaki akong problema eh. Ano yun? May nambablockmail sa akin. Well, kung alam mo naman na walang say-say yung mga banta nila sa'yo, just let it go. Nga ang problema eh. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yung mga hawak niyang impormasyon. Is it that bad? Dad, I know that you don't listen to me that much. At hindi ko naman kailangan malaman kung anong mga ginawa mo. Pero sa mga ganitong sitwasyon, trust me, ang pinakamabuti mong gawin, bayaran mo na lang yung nang ba-blackmail sa'yo. I just don't want you to commit the same mistakes that I did.
kong tiniis yung pangmamaliit niya, think it's time na siya naman yung hawakan ko sa leeg. Magpadala ka ng 10 milyon sa account na ibibigay ko. Who's the boss now, Dad? Kung maparusahan mo ko, sige! Tatanggapin ko! Pero wag si Maxi. Tignan na lang natin kung sino magtitira sa huli. Posible yung anak namin si Juwen. Ba't posible lang? May iba bang nakarelasyon si Amira? Wala akong karapatang sabihin kay Rose na biktima ng rape si Amira. At ngayon na nalaman ko yung tungkol kay Juwen. Mas naniwala ng dahilan para panghinaan ako ng loob o matakot sa kahit ano kahit sino.